Dahil sebo, tanggal bakterya pa. Iyan ang smart dishwashing paste. Plato, kaldero, plastic, linis fantastic. Smart dishwashing paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Mga misis, ami-araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may Shea Butter na pampalamig ng kutis sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman ang recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan na ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 maganda. Matagal bang napaka, ganyan? Napaka unmindful mo. Matagal nang nasa gitna. Yung araw-araw kitang kaharap, araw-araw. Hindi ko napansin na nasa gitna pala yung hawi ng buhok matagal mo. Matagal na siyang nasa gitna ang hawi ng buhok ko. Kasi matagal nang numinipis yung ano yung bumbunan ko sa gilid. Kaya matagal na ako naghahati sa gitna. Patanggal mo yung bumbunan. Sige, maganda solusyon yun sa mga problema. Doc, sabi po kasi ni Christian, pero patanggal daw po ng bumbunan ko. Pwede po ba? Ay, nakakatawa na ito. Yung araw-araw kitang kaharap. Kasi hindi ko napansin na feeling ko it's not you. Feeling ko it's men in general. Minsan kasi ewan ko, yung kunyari meron akong mga kaibigan na bawa kakausapin nila ako. Hay nako, nakakainis si Jowa ko. Say, "Kumanta naman." Oh. Ganun talaga yung tonohan. Ganun yung tono. Yung ganda-ganda ng alahas mo, tapos pero, ganyan kabargas. Ganun, bargas. Kami mga friends. Habang niya, nakakainis na yung jowa ko. Say, "Kumanta naman." Ganun. Oh. Huwag ka maging kaibigan namin, maubusan ka lagi ng ano, ng boses. Lagi kaming high pitch. lagi kaming extra energy. Laging ubusan ng boses. No, parang gusto niyo mapaos lagi. Ganyan. So sabi ko, ano naman? Sabi niya, paano? Ang tagal-tagal ko sa parlor, sabi niya. Sobrang tagal ko sa salon. Oh. Halos 5 hours. Kasi nagpa-layers ako ng hair. Oh. Tapos nagpa-color ako, nagpa-highlights ako. Ang tagal ko doon. Tapos nung nagkita kami ng jowa ko, hindi man lang niya napansin. Panayang flip ko ng hair ko, wala lang sa kanya. Oh, as in, hindi niya talaga napansin. Tapos sabi ko,
Feeling ko... Ganun talaga? Oo, feeling bagay, ko ganun talaga. May ganun talaga na... kasi ako, Porter, kunyari, makita ko lang na, for example, nung kaka-award lang sa atin ng Global Trends, di ba? Mm. So, nung dumating ka, magkasama naman tayo dito sa office, eh. Nung dumating ka, nagustuhan ko yung pagkakaayos ng hair mo. So, hindi ko nga sure kung nagpagupit ka ba, nagtrim ka ba, or tinaas mo lang ng kaunti. So, napapansin ko yung mga ganun. Pag meron ako nakita dito, uy, parang ganda ng kulot mo, kaya ganun. Para, kasi feeling ko it's a girl thing. Pag sa lalaki, parang wala, oh, talaga, nagpagupit ka ba? Kasi parang wala namang parang nabago. Parang wala namang nagbago. Well, sa bagay, no, 20 years tayong magtambalan, pero never kong na-notice na naiba yung buhok mo. Parang walang nabago. 20 years na yun, mga kaibigan. Talaga na ba? Ngayon ko lang napansin, sa gitna pala yung hati ng buhok niya. Oo. Pero yung kulay ng buhok, never ko napansin na... Nagbago ba ito? May pagbabago ka bang ginagawa sa buhok mo? Hindi mo napansin? Napapansin ko lang yan kapag may events. Binago. Oo. Na binago yung style, medyo kinulot, ginawang curly-curly, naging wavy-wavy. Ayun nga, matagal na pala itong photoshoot na to, tapos gitna talaga yung hawi ng buhok. Matagal na. Ba't ganun? Katakang-taka naman ako sa observation mo today. Yung gulat na gulat ako sa anak, ganyan ang hawin ng buhok. Ano yun, partner? Nakakaloka. Pero important, wala lang. Siguro, para lang sa kaalaman ng mga iba. Lalong-lalo na kaliwawa yung mga jowa ninyo. Ako kasi parang, hindi naman ako masyado nagtaka sa'yo, partner. Kasi parang feeling ko wala ka naman masyado laging pakialam, diba? So, wag na ako magulat. Pero, nag-umpisa ako ng tayong dalawa, partner, ng itim-itim-itim ng buhok ko. Okay, talaga ba? Sobra! Yung wala ka pa babakulay ng buhok noon. Wala pa ako sponsor natural sa hair. Color natural lang. Itim. Itim na itim yung kulay ng buhok ko. Napansin ko pa lang dati yung buhok mo, nagbago nung nagpagupit ka, nagpaiksi hanggang batok. Oo, meron akong ganun. Yung galit na galit ka. Galit na galit ako, pero nagpagupit ako, pero inis na inis ako, ba't ang iksi na buhok ko? That's the time na na-notice ko. Kasi noticeable yun, kasi always akong long hair. Yun lang. Wala nang iba na, ay, si Nicole, bagong kulay today. Walang ganun. Siguro nagigets naman namin kasi madaming ibang pwedeng atupagin kaysa sa hati ng buhok, di ba? Totoo yun. Totoo din. Kaya, in a way, ano yan eh. Pero kung halimbawa, katulad kayo ng kaibiga ko na affected siya na hindi siya napapansin ng jowa niya. Para sa mga jowa, para sa mga lalaki, medyo tingin-tingin din. Pakatitigan na may bago, ganyan. Kung di ka sigurado, pansinin mo lang na parang may iba sa'yo today. Ganyan. Pero dapat ano ha, parang may iba sa'yo today, parang bagay sa'yo. Kasi mahirap yung, parang may iba sa'yo today, pumangit ka, di ba? Nakuasa ka. Nakasimangot ka pa. Ano, habang diba? Sinasabi yung linya trot, na yun. No? Asak ka pang bibigyan kanya ng kiss mamaya. Wale, nga ka ngayon. Hindi ako naman, well, personally, nakaka-notice naman ako na ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng ayos niya ngayon. Ang ganda ng pagkakakulot niya ngayon. Ganun lang. Pero hindi pong, yung araw-araw makita. Wow, grabe, bagong kulay. Muntang nga, di ba? Nasobrang exaggerated. O, ipagpasok mo dito. Wow, si Nicole, bagong kulay ang buhok. Kaya nga gets naman din namin. Kaya lang kasi, iba-iba yung mga tao. May mga iba na para sa kanila, okay lang kahit hindi mo mapansin, wala namang problema. Pero mga, di ba hindi naman natin alam yung level ng saltik, sayad, at takbo ng utak ng tao. So kung alam mo na yung jowa mo, very particular siya na mapapansin mo kapag ka may ginawa siya. Lalo-lalo yung kaibigang 5 hours sa salon. Ang tagal-tagal na doon, ang dami pwedeng magawa, pero nakaupo siya doon para lang pagandahin yung buhok na. Tapos nagkita sila, hindi napansin. Diba? Gets mo yon. So maging mindful lang na baka naman may mga ganun lang, pero kanya-kanya naman yan. Kung kayo wala kayong pakialam sa mga buhok ng isa't isa, di wow, di wala, di ba? Kung meron at concern ito ng pagtatampo lagi na hindi mo napapansin, and then we have a problem. Ganun. Correct. Siguro yun, tama yun, no? Kung alam mong nag-e-effort yung partner mo, di ba, boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo, di ba, si hubby or si wifey, at nakita mo yung effort na yun, may improvement naman kahit papaano. Ano, show your appreciation. Napaka-importante nun, mga kaibigan, na yung simple words na nasabihin mong alam mo, ang ganda ng kulay ng buhok mo ngayon. You look so fresh today. Yeah. Diba? Parang may something new sa'yo and it looks
good to you. Yan. Diba? Na parang bagay yung hawi ng buhok mo ngayon. Yung ayaw, tantanan talaga yung hitan. Bagay sa'yo yung hawi ng buhok mo ngayon, partner. Diba? Mga ganun. Malaking bagay yun para, diba, magkaroon ng confidence at appreciation din yung taong nag-effort. Correct. Na para, ganun. Ay, napansin niya, maganda daw pala yung buhok ko. Sige. Tsaka ang sarap sa next time, ganito ulit. Totoo. Or i-maintain kong ganito. Oh, lagi na akong ganito. Yes. Parang ganun. Tsaka, kahit na ganun eh, ano tanong pa man, ang sarap sa pakiramdam kapag ka kinukompliment ka ng isang tao. Yes. Yan. So, siguro isang ang punot dulo nitong pinag-uusapan namin na nagsimula sa hawi ng buhok. Ang sarap sa pakiramdam na magsabi ka ng mabuti sa ibang tao at kasi masarap siyang tanggapin. Correct. So, kung meron kang sasabihin sa ibang tao, huwag yung ngayon lang kayo nagkita tas ang unang banat mo, ang taba mo ngayon! Hindi mo alam yung laban niya kung ilang extra rates ang tiniis niyang hindi kainin para lang subukang magpapaya tapos ang unang banat mo, uy, mukha kang pagod. Alam mo nagpapayat, ba't ang payat mo ngayon? Nag-drugs ka ba? Itigil mo na yan, ha? Di ba, wag ganun. Sabi nga natin, if you have nothing good to say, don't say it. Huwag mo na lang sabihin, kimkimin mo na lang. Di ba? Ibulong mo sa bote ng mayonnaise. Di ba? Gusto diba? Mo Lily's peanut butter? Ikaw, nasa sa'yo. Kung may laman na wala, ikaw, nasa sa'yo yan. Di ba? Pero wag mo na sabihin, kasi hindi mo alam yung pwede maging effect nito dun sa tao, eh. Correct. Ako para sa akin, ganun. O, di naman kaya yung mga hindi yung mga takles ang mga comment katulad ng ano ba yan? Hindi ka pa rin nabubuntis. Ilang taon na? Yung mga ganun. Hindi mo alam kung ilang tuwad na yung ginawa ng mag-asawang yan. Ilang punta na sa doktor ang ginawa ng mga yan para lang magkaanak. Tapos nung wala-wala lang, sasabihin mo sa kanya, ano ba yan? Ang hina nyo namang nilalang. May mga ganun pang mga pakeme. Ang sarap batuhin ng trophy. Diba? Yung malaki yung pang-basketball, yung champion. Yung ganun kataas. Ganun. Totoo yun, mga kaibigan. Napaka-importante. Words of affirmation. Diba? Totoo. Compliment. Tama. Appreciation, mga kabisyo. Yung simpleng, alam mo, blooming ka today. Mm-hmm. Alam mo, you look so fresh today. Yung dalawang salita na yon, yung tatlong salita na bibitawan mo sa isang tao, yes, it will make his or her day. Mm-hmm. Diba, gaganda na yung... Gaganda yung araw niya. Araw niya. Totoo. Mababago mo yung mood niya. Correct. Mabibigyan mo siya ng confidence. Kaya naiintindihan ko na ngayon. Dati hindi ko naiintindihan kung bakit yung mga receptionist, ang requirement sa mga receptionist pag nag-a-apply ka, pleasing personality. Dati hindi ko gets, grabe naman, parang discrimination sa mga medyo konti lang itsura. Parang hindi nakapagdulot ng kagandahan sa kapwa, ganun. Yes. Parang pinaramdam niyo yung security ng isang tao dahil sa requirement na yon, pleasing personality. Pero totoo kasi kapag ka ikaw yung frontliner, ikaw yung unang bubungad sa mga tao, dapat ikaw din yung magbibigay ng very pleasing kang tingnan. Kasi may effect yun eh kapag ka yung busangot, simangot, yung bubungad sa iyo. Yung good morning na parang galing sa ilong. Alam mo yun, paano yun? Kung ano mong klase good morning yan. Na galing sa ilong. Diba yung mga ganun. Kaya iba din yung kapag ka-pleasing yung pagkakasabi ng, ay, sir, ang ganda po ng bagay po sa iyo yung polo nyo today. Alam mo yung, iba po yung magiging effect nun. Malay mo, dahil dyan, yun lang pala yung kailangan niya para i-promote yung naghihintay ng promotion. Diba? Mm. Or yun lang pala yung kailangan niya para makipagbati siya sa jowa niyang tatlong gabi nang umiiyak kasi ayaw niya makapagbati. Diba? Kasi nga, merong sinabing words of affirmation o words na pampagana. Totoo diba? Yun. Hindi yung, ano ba yan? Ilang taon na kayong kasal? Hindi mga nabubuntis. Diba? Yung mga kaodi na mga, ano ba yan? Taba mo ngayon, ha? Ano ba yan? Akala ko necklace, ano pala, banil. Banil. Alam pala. Alam mo. Ba't alam mo na alam mo talaga yung mga salitang ganyan? Talagang ano, banil. No? Ako medyo diba? Na-process ko pa ng konti eh. Yung alin, yung banil. Sa'yo parang on top of your mind lagi. Yung mga skin disease. Siyempre. Oh, hindi ko mauubusan eh. Kaya mong enumerate lahat. Yes. Ano ba? Diba? Gusto mo ba yung scientific name ng banil? Yung inaral talaga. Ginugel diba? Mo yan, no? Matagal ng research ganun, mo talaga. Oo, isang araw para magamit ko sa ere, di ba? Ang salitang banil. Di ba yung mga tipong ganun, hala, akala ko namisuot kong necklace ngayon, pala banil yan, di ba? Ayaw natin ng ganun kasi hindi mo alam yung effect eh. Hindi mo alam kung ilan ng kojic or ilan ng mga pang-scrub Di ba? Ilang salt na yung ginamit ilang liha yung ginamit niyan para lang matanggal yung banil tapos sasabihin
sabihin mo pa. Parang baho ng leeg niya, no? Parang may amoy yung vanil talaga. Parang may amoy talaga yung vanil. Parang lang baka turn off correct, talaga. Correct. Yung jowa mo may vanil. Diba? Oo, oh, parang ano ba yun? Oo, oh, diba? Parang pag di-describe yung ano yung jowa niya, ay, oo, yung may vanil. Oh, okay. Tapos lahat kayo parang magkakamot ng ilong pagkatapos. Ganun. So, in other words, ulitin lang po namin mga kabisyo, no? If you have nothing good to say, don't say it. Oo naman. Hindi naman pala maganda yung sasabihin mo. Eh. Ba't mo pa sasabihin? Na ano pa yan? Bawas ligtas points pa sa langit yan. Totoo diba? Yun. At ikaw naman, kapag naka-receive ka ng compliment, ah, diba, mula sa ibang tao, mag-appreciate ka din. Pasalamatch ka din. Correct. Although, minsan dapat maging maingat din naman tayo sa pagbibigay ng sobrang compliment. Yung katamtamang compliment lang dapat. Mm. Huwag yung sobra-sobra. Dahil? Diba? Kasi, ano yun eh, lalabas na sinungaling ka. Totoo yan. Yung sakto lang, yung totoo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ATS Manufacturing Corporation, ISO certified maker. Huwag yung sobra-sobra compliment. Huwag yung sobra-sobra compliment. Oo, na parang, ay, parang di na totoo ito. Ang ganda ito. Mo today, pero alam niyang pagod siya. alam niyang puyat siya. Diba, alam niyang dry siya today. Oh. Tapos yung gandang-ganda ka pa sa kanya. Oh, diba? Hindi niya na ma-appreciate yon. Kasi, sasabihin niya, ano, alam mo, pinaplastic ako ng tong taon na to. Pasok kayo. Oh, yan. Nahihirapan Mama, sila sa salamin. Pasok. Okay lang. Naka-FB live lang naman kami. Ay, kaya pasok kayo. Come in. Para mag-ano, solo-solo with a tambalan. Oh, ikaw na muna, madam. Bigyan natin yung example kung paano gagawin. Oh, ikaw muna, madam. Go. Ano gagawin, ma'am? Pupunta dito. Magpa-picture. Picture. Kasi kesa may salamin. Oo, oh, ayan. Ganito oh, diba? Po, ha? Yan. Tapos tatabi po ako. Tapos next. Ganun. Kayo po sa gitna. Ay, sorry, ikaw na. Okay lang. Kayo, ikaw na po, ma'am. Kami po yung magpapapicture sa inyo. Ay, sige po. Thank you po. May bayad yan, ma'am. Opo. Oo. Di kaya ako nga binibigyan ng instruction kasi mag- Ay, may bayad. Turon. Charet. Turon. Alright. Yun. Yun. Ayan, thank naka-live you, kami, sir. Guys! Mga taga-Alpha Mars! Annex po. Okay. Para sulit yung spread the love experience. Yes. Thank you, Miss Nicole. You're thank welcome. You, Miss Nicole. Miss Luz, I don't think. Yung grocery dapat. Oo. Grocery package. Mama, spaghetti kayo na tsaka palabok yung cake. Ayun. Ayan, thank you. Next. Yeah. O, diba, ang dami nating bisita. Sana marami ring dala. Oh. Ayan. So, yung mga nanonood sa atin sa FB Live, hello po sa inyo. Hello po. Ayan. May mga bisita po kami. Natutuwa po kami pag may mga bisita kami. Yay. Thank you po. Kilig na kilig ako. Ayan. Bakit naman? Naka-live din tayo sa TikTok. Oo. Naka-live. Naka-live pala. Naka-focus yung mga. Oo. Nagtatanong. Ay. May nagtatanong kung pwede daw pumunta. Pwede pong pumunta dito basta may alay. O next. Sino po? Next. Ah, pwede nyo pong batiin yung pamilya nyo. Oo nga, dahil nakalive tayo. Binabati ko po yung nanay ko. Ayan! Ano pangalan ng mood rockers? Ayan, yan. Wait lang, single po ako. Single daw siya. Oo, yan ako. One, two, sapa po. Okay na po. Thank you po. Kasi nahihirapan na kayo sa salamin. Oh, yun. May pwede pong dumalaw. Ano po ang new sched ng show? Hello po. Ay, Charis. Ay, kumaandar. Mic test. Picture lang pala. Yay! We love you. So wala ba na tira sa office nyo? Wala po. Fino-focus na yung dala. Fino-focus na yung magpadala. Yan po ang alay namin. Ayan. Ay, ito din po. May single ba sa inyo? Sapa po. Ako po! Ipanawagan single. Natin ang mga single. Okay, nananawagan po kami. Meron po ditong single. Oh, Joseph, anong qualification, sabihin Joseph? Sabihin mo na, panawagan mo na single po. Basta malaki, pwede na. Anong lahi ba gusto mo?
Bulldog. Oh! Okay? Okay, ma'am. Ma'am, sobrang okay. Thank you. Ay, hindi pa pala tapos. Sorry. Ayan, din si Shiba. Ay, ito din single daw si Boy Bingo. Yeah. Oh, malaki yan. Ayun. Thank you po. Welcome. Oh, ayan. Thank you. Thank you sa alay. On behalf of our Alpha Martyrs team, I'm the head no, for that group. We would like to extend our appreciation to you, ma'am. And sir, yes. May speech. You're most welcome. Welcome na welcome po. We're very happy to ano to receive guests always. Oh, and thank ally. You. The platform you can spread the love. Kaya. Yes. Welcome po, welcome. Yes. Aww, thank you. Ang nice naman ng activity niyo, radio team. You're radio most welcome. Thank you, Monyo. Salamat. Enjoy. Ayan. Kasi nahihirapan na sila mag-picture-picture dun sa labas, kaya tinawag ko na sila. O diba, ganun po yung sample. Kaya namin ano pinakita yun. Yun yung tutularan nyo. Mm-mm, ganun po yun. Pagpupunta dito may dala, tinanong dalawang bilaong spaghetti, yan, may dalawang ganyan. Box na cake. Ganun pa, po. May pa-drinks pa. Yun. Tapos may picture-picture tayo. Yan. Pagka wala. Charot. Oo, lagpas-lagpasanan lang natin. Ang isa't isa. Char lang. Ayan. Hi kay Iken Pascual. Good morning sa'yo. Kumusta ka na, Iken? O, sabi niya, gusto ko yung bote ng mayonnaise. Ibulong sa bote ng mayonnaise, diba? At birthday din daw ng kanyang Mudra. Anong pangalan ni Mudra, Iken? Ayan batin tayo. Para Happy birthday daw kay Mudra. Anong name ni Mudra? Happy birthday sa'yo, Mommy, ni Iken Pascual. Ayan. Happy birthday. Sana all maraming bisita, sabi ni Katsumi Rick Jason Bautista. Sakto na sa lunch break ang tambalan, sabi ni Andrea Lia De Jesus. 1 week na. Wow, Aling Lucy, palabok po ba yon? Tanong ni Jeric Andaya. Ko alam kung malabon or spaghetti. Sisirain ko ba ang dieta ko today? Sabi ni Jackie Bailboard, sige Ma'am Nicole, punta ako dyan, patikim ko po sa inyo, sisimulan ko po na negosyo na bagoong alamang. Wow. At sasamahan ko po ng mangga. Oy, pa-summer sarap na. Naman. Pa-season na ng ano, pa-season na ng mangga. Van on duty, gandang Friday tanghali. Kabisyong Nicole and Chris, finally kompleto ko na naka-live since 14. Hindi na ako silent tambalanista. Hello kay Benoy Manyosa, Alvin Manyosa na taga Iloilo. Bads Padilla Sandot, ano pong diet mo, Miss Nicole? Ang ganda kasi ng katawan mo ngayon. Thank you po. Di ko nga alam kung gusto ko pang magpapayat or ito na yun. Ang ginagawa ko po ay tatlong baso ng tubig baha in the morning, and then tatlong baso ng tubig kanal in the evening. Tapos, wasak ang ano. O, di ba madali lang pala? Madali lang, di ba? Kakain ka, tas iinuman mo ng tubig kanal, ewan ko lang kung hindi mo ilabas lahat yan. Di ba? Ang tinuo namin kausap, always. Ganyan. Oh, ewan namin, ba't naniniwala pa kayo sa amin eh? Alam mo, nagugulat kami kapag kami mga naniniwala sa amin. Char! Kanina na pag-usapan natin yung mga banil. Ang mga banil ay pwedeng matakpan ng mga alahas na malalaki katulad nitong alahas na ito na available sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Yan. Pwedeng dayain. Oo. Kunyari, makapalang banil. O kaya may tatakpang chikinini. Ayan. Pwedeng ano, ganyan o. Ganyan yung mga malalaking chain. Ang tawag dyan, chunky hardware. Yan. Yan yung ano, yan yung ipantatakip sa mga chismis. Available sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Elegance is a new name. Tara. Oh. Ganon. Nice, pantakip ng banil. Ang chikinini. Pag sinabi na, ano yung chikinini ba yan? Ba't namumula? Hindi. Mabigat kasi yung alahas. Oo, yung alahas. Alam mo naman yung skin ko, sensitive. Ganon. Ibig sabihin, pag mabigat, pang malakasan yan, yung alahas. Yan, ganon. Ayan.
Shout out sa mga nakatutok. Hi kay Lynn Lacson. Hello, Tambalan. Nanonood siya from Castellana, Negros Occidental. Hello po. Merong nag-send sa atin si Michael ba yun sa Instagram. Dumadagundong yung boses natin sa grocery. Hindi niya lang sinabi kung saan grocery sa Bacolod. Pero naka-pipe in tayo. Thank you po. Thank you. Salamat. O, laksan nyo pa yung radyo nyo. Tama. Very good yan. Hello kay Richie Cass, watching from Tabangka, Numansia, Aklan. Lynn Espina, happy birthday tomorrow. Uy, happy birthday. Norman B. Gaton. Shout out sa'yo. Hello, shout out. Sabi ni, ayun nga si Jackie Billboard, next week daw siya pupunta. Papatikim niya yung masarap na bagoong alamang. Uy, with mango. Abangan namin yan, ha? Shoutout kay Cherry Desago ng Laurel, Batangas. Hello kay Lowell Areo, a.k.a. Bakang. Bakang? Bakang. Ayun. Sabi ni G. Antonio, may key naman magtampo ang mga girls, lalo sa partner niya. Konting appreciate lang ang hihintay namin. Hindi naman yung OA na, wow! Ang ganda mo ngayon. Hindi, appreciation lang na ano, bagay sa'yo yung hair mo today or o kaya ganyan. At dapat sincere. Oh, dapat sincere. Kasi baka naman hindi talaga bagay yung kulay green na buhok sa kanya. Sabi ni Koy Joves, hello Tambalan, yehe, nakanood ng live. Buhay pa ako. Simula nung naging afti kayo, sa YouTube na lang ako everyday, pero podcast updated. Hindi bibitaw kasi bisyo ko na to. Ginigiyang ako ng halos isang linggo kasi ako mismo sa life. Now I can forgive myself. Love you both. Thank you, Koy. Si Melanie Dazo Hahas is watching from Marikina. Thank you. Hi kay Henner Amara. Kahit saan po kayong oras ilagay, susundan namin kayo. Solid Tambalanista since 2007. Salamat! Hello din kay Sonny Lindres. Ganda mo pa rin talaga, Idol Nicole. Salamat naman, Sonny. Si Raybel Falier is watching from Lucban, Quezon. Hi, Raver. Hello, Raver. Raybel. Raybel. Hello kay Rosie. Guwapo si Tita Nicole. Thank you po. Lynn Espina says, Miss Nicole, Sir Chris, it's my birthday tomorrow. Pa-shout out. Happy birthday! Si Richie Zarepse. After ilang years, ngayon lang na ulit nakapanood at pakinig sa inyo. Sobrang na-miss ko kayo. Aw, thank you. Jonah Aiza Padayaw, good morning. Nanonood siya sa atin from Cebu City. Morning. Good morning. Good afternoon pala. Akala ko morning ngayon sa Cebu. Hindi ako na-inform. Yandy. Nanonood sa atin from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Yan. Love you both. Salamat. Para sa Tambalan. Hello kay Henny Ken. Since 2011, Tambalanista since 2011. Pag-greet naman sa anak ko, nakabisado na ang tagline ni Miss Nicole every morning. His name is Alfred Kenneth, or Bubutsi for short. 9 years old pa lang po siya. Hello, Bubutsi! How are you? Ma'am Nicole, pag malapit lang sana kayo dito, pupuntahan po namin sana kayo. Dadalan po sana namin kayo ng tahong at talaba from Rojas City, Capiz. Galing kay Cesar Sonio. E malay mo, mapunta din naman kami dyan, di ba? Okay yan, di naman, pwede mo naman utusan yung mga talaba pumunta dito. Oo, sa Manila Bay kasi malapit yun sa amin. Napag-uutusan naman sila. Mga talaba, pumunta kayo sa may Manila Bay, malapit yun sa Tambalan. Ganun. Yan. Si Bookman Bella is watching from Abu Dhabi. Proti Agustin is watching from Fort Ilocandia, Lawag City. Uy, naku, nakakamiss ang Fort Ilocandia. Sana makavisit this year ulit sa Fort Ilocandia. Si Myra is watching from Mambugan, Antipolo City. Salamat. Sending love from Singapore, Emily Ladra Bugas. Shoutout daw, sabi ni Glenda Canlapan Rogador. Hi, Glenda! Good afternoon, Tambalan. Pa-shoutout naman kay Lauren Francisco na nasa Japan. Na Tambalanista din. Hi, Lauren! Salamat sa'yo, Lauren! Hi, Glenda! Hello, Glenda! Arigato! Arigato gozaimasu!
Watching po habang nag-chill lang dito sa office katatapos lang din ng lunch. Si Princess Ang Adaro. Arvin Martinez de Marukut. Pa-shoutout naman from Saitama, Japan. Yan. Yon. Si Gerald Serna is watching from Dipolog. Happy Monsari daw, sabi ni Eunice Sardanya sa kanyang jowa ni si Rodel Mangabay. Nako, alam na this. Alam na this pag anniversary. Siyempre may celebration. Siyempre. Mansari-mansari pa lang pala. Nako. Daysari. Meron ba nagsiselebrate ng daysari? Gary Morillo, nagpapa-shoutout from Sydney, Australia. Fem Guillermo watching from Dubai. Salamat po. Jeanette Ogaro Alday, nanonood sa atin from Giwan, Eastern Samar. Yun. Ganon din si ano si Norman Gaton. Siya ba yun, binati mo? Iba si pa. Ano si Jeanette Ogaro Alday. Ayun. Eh, si Norman Gaton naman from RNFM, Eastern Samar. Yun. Yan. Taga-radyo natin. Salamat. Si Jeffrey Potensyando. Hi, Nicole and Chris. I'm your listener way back year 2000 pa. Wow, ang galing. Di pa ako gumagraduate noon ng college. Hanggang ngayon, naalala ko pa ba nakikinig ko sa inyo na pati nanay ko natawa kasi meron kayong pinayuhan na imbis makatulong, eh pinagtawanan nyo pa. Sorry na po! Sabi niya, my mom said, yan ang napala niya, pinagtawanan tuloy siya. I'm your fan, sabi ni Jeffrey. Salamat, Jeffrey. Oh, nakalimutan na namin. Yung mga oo, yung mga pinagsasabi namin. Mga ano pinagagawa yun, namin. Pasensya na ako. Pasensya na po. Pinagagawa kami ng kasalanan sa inyo. Correct. Correct, pasensya na po. Ako, alam ko, partner, meron akong mga ano eh. Meron akong I would ano identify sa tingin ko ha. Kasi wala naman akong ginawang anything. Wala namang anything sa kanila. Pero feeling ko nag-friendship over dahil sa mga pinagsasabi ko sa radyo. I can pinpoint two people na parang biglang isang araw ayaw na nila akong kausapin. Nasalo nila yung usapan ng tambalan. Correct. Eh, palibasa siguro dahil guilty, nasalo, nagalit. Sensya na po. Hello sa Philippians Akin. Shoutout tambalan listening here sa Greystone Institute of the Philippines from Pangasinan. Hi kay John Mark. Pa-shoutout daw sa mga gwardiya ng Fabelia Hospital. Uy! Nakatutok ngayon at nakasubaybay sa live sa TikTok. Thank you! Hello! Taga-Fabelia! Salamat! Mga taga-Fabelia. Thank you po. Kain tayo tambalan pangat. Pangatlong init ng binagoong liyempo. Ang sorop. Galing kay Yayi Santiago. Annalisa is watching from La Union. Watching alone from Tarlac City. Si Eliza Sasa Landingin. Mas bagay po sa iyo ang slim. Paki-greet po ang anak ko na si Irish Nicole Aguirre na nagpapaanak ng pusa niya ngayon. Ayan, galingan. Sabi mo doon sa pusa, galingan sa pag-ire. Di ba minsan yung pusa ganun? Tama ba? Ano, hindi mo malalaman na nabuntis siya, manganganak na lang siya. Oo, parang may ganun. Minsan busog lang sila, kala mo busog lang sila, busog buntis pala. Buntis pala sila. Kasi maraming mga mapapayat na ano, na pusa sa Pilipinas, akala natin normal yung ano, yung katawan kapag nagbuntis na parang ay ito yung normal, pero buntis pala siya. Mm-mm. So pag nailabas yung anak, makita mo kung gaano kapayat yung pusa. Diba? Ganun po yung mga pusa may sa Pilipinas. Ganun sila. Parang alam ko ganun. Hindi mo malalaman na buntis sila hanggat hindi nanganak. Ganun. Just sensitive ang mga pusa. Ah. Sensitive sila sa ano, sa sipunin sila. Madalas sila magkasakit. Kaya ingatan natin sila. Kaya yung mga pusakal dyan, akala nyo, ano, malalaki, yun yung ano, nasanay ng maging malakas ang immune system. Kasi nasa labas. Oo, pero sensitive ang pusa. Mm-mm. Natandaan ko nung in-invite tayo ni Brian, si Brian of Hard Rock Cafe, sa cat show, or parang cat convention ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko sure kung ano tawag. Or cat show. Mm-mm. As in, alam mo, partner, yung ano, yung ano tawag dito, yung area na yon sa MOA. Oo. Ang tahimik talaga. Tapos maririnig mo lang ay ano, relaxing music.
Kasi nga, yung mga pusa. Ayaw nilang madidisturb sila. Oo, siguro. Parang ganun. Ganun yung ano nila. Tapos, alam mo yung mga, kasi mga may pusa to na may lahi eh. Yung mga talagang nabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng marangya. Yung mas marangya yung mas pa yung buhay kesa sa atin. Pa sa ano, sa tao. Sa tao. Oo, yung ganun. Spoiled pa sa tao. Oo, talagang. Hindi sila pwedeng basta-bastang hawakan, hindi rin sila. Dapat ang music nila, yung basta calming music, instrumental music, yun yung maririnig mo doon. Wala kang maririnig na maingay. Ako nga lang atay maingay doon eh. Kaya hindi ka na ulit inibita eh. Hindi na ulit. Sarang. Yung ganun. Sabi na may maingay tayong bisita. Oo. Next time, huwag nyo nang i-invite. Huwag na lang isama yan ha. Nasistress yung mga pusa. May mga ganun sila. Kasi basta sensitive sila. Mas kasi sila. Extra, feeling ko lang ha, may laga din kami pusa sa bahay. Mas sensitive sila kaysa sa mga aso. Feeling ko lang naman. Eh, pero hindi ka naman vet, so baka yung feeling mo, eh, tama ka. Base lang, base lang sa mga alaga namin sa bahay. Oo. Ayaw namin sila. Nakakulong lang yung mga pusa, pero malaking kulungan nila. May hagdan-hagdan pa sa loob, mga ganon tipo. So nakakapag-exercise naman sila. Pero takot kaming pakawalan sila sa kalye. Bumabalik naman sila. Natry namin na ano, pakawalan sila. Nilabas ang pinto, tapos naglakad-lakad. Tapos bumabalik din naman sila after. Kaya lang ang dungis na nila pagkatapos. Tapos yung isa bumalik, may sipon na. Tapos yung isa bumalik, ang dami ng muta. So nahahawa siya ng mga kung saan-saan. Compared kapag nasa loob lang sila ng bahay, na makita mo, alinis ng paa. Na mas naalagaan. Oo. Yung mga aso, ganun din. Minsan, no, inilakad lang namin, pagbalik namin, may kuto na. Kasi yung mga, totoo, ang bilis. Yung mga nadaanan niya ng mga askal, for example. Mm-hmm. Yung mga napapabaya ang aso. Minsan dumikit lang sila doon o mapadaan nga lang sila malapit doon, mahahawa na so, din. So talagang sadyang tayo ay matitibay kasi kayang-kaya natin. Mm-hmm. Kahit ilakad tayo kahit saan, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Oo. Ayun. O, alauna na. Siya na. Tayo'y magbabanding-banding ulit mamaya para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Laters, Myers.